Mayad nga adlaw o good morning sa inyong lahat mga ka-agri. Muli ako po si Henry Yap ng HGY Game Powers Palawan. Welcome po sa LDI Game Power Management. Nung nakarang episode, ang tinalakay po natin ay ang chick tsaka egg management. Ngayon, bago po natin sila ilagay dito sa range, kailangan po ilagay muna natin sila sa brooder. Ano po ba ang brooder? Ang brooder po ay yung isang maliit na kulungan na po pwede silang sama-sama doon at doon natin sila papalakihin hanggang mga 3 weeks old. Bago po natin sila ilabas dito sa open range, kailangan po mapalaki natin sila ng sakto at saka mabigyan natin ng magandang nourishment yung mga manok natin, mga sisiw natin. Ang brooder ko po, day old. Makikita nyo, nasa lupa lang siya, no? May maliit lang na mga boxes. May ilaw po tayo doon at saka meron tayong sahig na ipa, yung rice hull, no? Yun po ang ating setup ng brooder. Ang ginagamit ko pong ilaw ay yung traditional na bulb. Day old yan, binibigyan ko sila ng 50 watts, no? 50 watts na sasakto doon sa init nilang lahat. At tansyahin lang po natin kung anong laki ng ating brooder, kailangan huwag masyadong overcrowded. Kailangan sakto lang. Makikita naman natin kung medyo marami sila, lipat natin sa kabilang brooder. Yung iba naman, yung practice nila, kakaroon sila ng inahin, no? Saan pinapaakay nila yung mga sisiw doon sa inahin. Ang practice ko ay yung gumagamit po ako ng brooder. Since na marami yan, hindi po natin po pwedeng ipaakay lahat sa inahin. Kasi po, hindi rin nila makakop yung laki ng inahin pag gabi. So, day old, no? Ang ginagawa ko, nagbibigay ako multilight sa mga tubig nila, no? Para matanggal ang stress at saka lumakas sila. Bibigyan natin yan ng chick booster na pagkain ng mga sisiw. So, after ng 3 days yan, na mabigyan ko sila ng multilight, papahinga ako ng isang araw para sa plain water. Pagkatapos noon, that's the time na magbibigay na po ako ng amoxicil, no? Itimpla lang po natin, ihalo sa tubig, at yun po ang kanilang medicated water. 3 to 5 days para naman maiwasan natin yung mga kung ano-ano mga sakit na pwedeng dumapo sa kanila. Commonly, ang mga sakit na po pwedeng dumapo sa kanila, yung mga colds. Tumatagal po sila sa brooder ng 2 to 3 weeks, no? After ko na silang mabakunahan ng booster shot. Pag binakunahan ko sila ng day old, ng B1B1 at saka ng gumboro, papaluapan ko po yan. Yun po ang tinatawag na booster. Pag binakunahan ko na po ng booster yan, at po pwede ko na po yung bitawan dito sa open range. Pagdating po ng gabi, kinukuha po natin uli yan. Hinuhuli natin yan, ilalagay natin sa karton, at doon po natin sila pinapatulog. So, tutagal po sila doon, mga limang araw sa karton, ano? Kasi po, masyado pang malamig at hindi pa nila kaya. Unti-unti, gradually, sinasanay natin sila sa lamig. Pag nasanay na po, papabayaan na po natin sila ng walang karton. So, meron po yung mga bahay natin ng mga sisiw, meron pong papag sa taas yan. So, doon po sila pinapatulog. Doon po sila mag-i-stay hanggang sa mabakunahan natin uli ng ating follow-up booster na naman. So, nang sa ganun, ma-insure natin na healthy ang ating mga sisiw. Ayan po mga ka-agri, sana po may mga napupulot po kayong mga kaalaman, dagdag kaalaman sa inyo, no, sa mga sinishare ko. Muli po, ako po si Henry Yap ng HGY Game Powers Palawan para sa LDI Game Power Management. Agri TV, hayop ang galing! This portion was brought to you by LDI, Alagang Tunay, Laking LDI.